Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Utak. Ang tanong tungkol sa utak na ating sasagutin ay ito. Ano kadalasan insecurity ng mga lalaki? Base sa isang nobela, yung magiging sagot ko. Kasi sa nobelang ito, doon ko nakita na, teka, parang ito din yata yung katangian ko bilang lalaki. Yung nobelang iyon pala, ang pamagat ay Things Fall Apart ni Chinua Achebe. Yun yung nag-i-assign reading sa amin nung second year or grade 8 ako. Tukol ito sa isang African man. Malawak yung impluensya niya, pero may tinatago siyang insecurity. Malawak yung impluensya niya kasi kung paano siya magsalita, paano siya magdesisyon bilang isang man of the house. Marami siyang, alam ko marami rin siyang asawa eh. Saka paano siya magdisiplina ng mga anak. Pag nakilala mo siya, first impression, malakas. Si Okonkwo. Yun yung pangalan ng lalaki. Pero deep inside, yung kanyang pagiging malakas, yung pagiging parang disiplinarian niya, saka ano siya, sumusunod sa rules kahit mahirap gawin. Kuwari, nakapatay siya by accident na isa pang lalaki na ano, wala namang masamang ginawa sa kanya. Basta by accident na napatay niya. Ang parusa kasi doon, kailangan lumayo ka ng, lumayo ka doon sa lugar kung saan ka nang galing, kung saan nangyari yung krimen. Tapos mananatili ka doon ng matagal bago ka ulit bumalik. Nagawa niya yun, yung kahit yung parusahan yung sarili niya, gawin yung nasa kanilang batas. Pero may pinag-uugatan yung ganyang klaseng katapangan. Alam niyo kung ano yun? Napagtanto ko lang nung na-reach ko yung ending ng story. Saka minatch ko siya dun sa umpisa. Ayaw niya. Takot na takot talaga siya. Takot na takot na maging kagaya ng kanyang ama. Kasi yung ama niya, napaka-opposite niya nung lumaki siya, si Okonkwo ah. Yung kanyang tatay, yung tatay ni Okonkwo, mahina, saka nagfo-flute, tapos parang walang pakinabang. At ang tingin sa kasi sa mga ganong klaseng lalaki, eh, kung hindi mo na fulfill yung expectation ng lipunan para sa isang lalaki, eh, mahina ka, saka ano, parang babae. Yun nga eh, yung sa kadalasan sa lipunan, kapag mahina ang isang lalaki, inahalin tulad siya sa isang babae. Doon, so nakita nyo na doon yung, kumbaga, patriarch, na yung kahinaan, ini-equate parati sa pagiging babae. Ayaw ni Okonkwo na maging kagaya ng tatay niya. Ayaw niya na mahalin tulad siya sa babae, na mapagpalagay na mahina. Kaya lumaki siya, na ganun ang ugali, na talagang tatapang-tapangan, malakas, hindi nagpapakita ng anumang bahid ng kahinaan. Umiyak man lang, hindi niya magawa sa harapan ng mga tao. Pero sa sarili niya, alam niya yon na tuwing gusto niya siguro umiyak, tuwing nasasaktan siya, tuwing nadidisappoint. May isang linya doon sa libro na parang sinabi niya na sa sarili niya, inamin niya na naging babae na siya. Ibig sabihin, naging mahina. So bilang tugon sa taong, ang common na insecurity ng lalaki na papansin ko ay takot sila na mawalan ng reputasyon bilang isang lalaki, bilang isang tunay na lalaki. Kadalasan natatakot ang mga lalaki na bumagsak sa pamantayan ng lipunan pagdating sa pagkalalaki. Base dun sa aking nabasa sa isang magandang nobela ni Chinua Achebe, Things Fall Apart. Kaya maganda na may safe space para sa mga lalaki na maging vulnerable o magpakita ng insecurity kung minsan. Dapat nga hindi minsan, palagian. Yan yung sa tingin ko kulang sa lipunan natin ngayon. No? Hindi lahat ng mga lalaki pinalad na magkaroon ng isang circle, isang talagang circle of friends na matatawag mo na friends. Na kapag nag-share ka ng ganitong kahinaan, hindi ka pagtatawanan, kundi i-validate yung nararamdaman mo. Hindi magbibigay ng kahit advice na, ay pare, ganito gawin mo. No, yung pwede ka maging yung tunay na ikaw. Yun yung espasyong kailangan natin sa lipunan ngayon. At
ninanais ko sa pamamagitan ng Nocturnal Sage, sa pamamagitan ng Masculado series, eh, ma-disconstruct natin yung konsepto ng lipunan ng pagiging macho. Pag sinabi natin macho, hindi lang puro kalakasan yan, dapat i-acknowledge mo din na may kahinaan ka. Kasi doon lang sa kahinaan, sa pag-amin ng kahinaan mo, makikita mo paano rin yan maging kalakasan kung kailangan. Kaya, kagaya ni Okonkwo, no, i-recognize natin yung parte natin na babae din. Well, dapat, wag na natin, dapat tigilan na rin natin, no, yung pattern na i-equate na lang parati natin yung kahinaan sa pagkababae. No, mahina din tayo bilang mga lalaki. First step yan, para maging tunay na maskulado. Nagustuhan mo ba yung sagot ko sa tanong? Kadalasan ang insecurity ng mga lalaki. Comment mo na sa baba kung agree ka o kung may iba kang mga sagot. Tapos kung sa tingin mo nagustuhan mo ang video na to, i-like mo lang and pakishare na lang din sa mga kaibigan mong mga lalaki na nagwa-wonder ano ba talaga yung tumatakbo sa isip ng mga lalaki of all times and generations. Yun. Kaya hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tigas. Lumakad na, dahan-dahan papalabas ng silid. Alisin mo na ang kadenang pumipigil sa iyo. Ayos lang yan, kahit di na maibalik sa dati. Dahil wala ka na.